Channel. So for today's video, para sa ating Vlogmas Day 1. Yes naman, may pa-Vlogmas Day 1. Pero sana mapanindigan ko na tuloy-tuloy ang ating Vlogmas. Kaya naman kung gusto nyo akong makita araw-araw, mag-comment kayo, mag-suggest kayo kung anong gusto nyong maging content natin. Ay, may tao. Ay! Ay, sir! Ay, sir! Nahiya ako. Hello, hi ka, sir! Hi, diba nahuli tayo? So, yun ang kaputika para sa ating Vlogmas Day 1 ngayong December 1, 2022. Magkakaroon po tayo ng Butika Tour! Diba, ang last Butika Tour natin, kung natatandaan ninyo or something, nandito ka pa way back ilang taon na, diba? Ang last na Butika Tour natin is last 2 years or something, hindi ko na alam kasi sobrang tagal na. Pero yun na nga, medyo marami kaming stocks ngayon. Siyempre, bida-bida ang atin nyo. Magkakaroon tayo ngayon ng Butika Tour. So yun na nga, kung gusto mong makita yung set up ng aming butika, marami mang stocks, kulang-kulang bang stocks, just keep on watching! So ito na nga yung tsura sa labas. So yan, nag-voice over ako kasi nga nahihiya ako magsalita kasi baka may mga tao doon. So yun na nga, ito yung tsura. Ito yung mga carpooling namin, andun yung basurahan yan, tinakpan lang ng kung ano-ano. And then ito yung mga stocks namin sa harap. And tinanggal na pala namin yung grills dyan, dati may grills dyan, pinasalamin na namin. So yun, pasok na tayo. So yan, ito yung gate, then meron pa dito. Then, para sa safety lang. Then dito receiving area, may nakalagay authorized personnel only, something. And dito yung mga medical supplies namin, yan. So, ito na nga, pagpasok dito, bubungad agad sa atin, itong mga gatas namin. Ito lang yung mga brand ng gatas namin. Merong Nestogen, may Lactum, Bona Kid, something ganyan. Kasi ito lang yung usually binibili sa amin. Sa taas naman, ayan, mga Nido, Bear Brand, ganyan. Tapos, dito, may Ensure kami. Yung mga ibang gatas kasi, na mamahalin, hindi masyadong nabibili dito. Kaya hindi ako kumukuha ng maraming stock. So, ito. Ito yung gatas section. Then, bandang baba, yan. Meron kami mga face mask dyan, stocks lang. Then, dito, ito naman yung mga diapers, yan. Ito yung mga diapers namin. Then, dito, ito yung requirements, di ba? Fire extinguisher. Basta yan. So, yan, meron kami dyan. So, ito yung mga gatas. Then, pagpasok dito, andito lahat ng mga diapers. Yan, by 10. Yan. Then, sa baba ng diaper, ito, meron kami dito mga syrup. Branded syrup na supplement. Yan. Then, dyan, medical supplies. Then, dito, syempre, may mga sobra tayong diapers. Ayan, sa taas. Then, pagdating dito sa baba ng diapers, itong row dito, tapos sa susunod na row, yung pangalawang row, kasi ito yung first, di ba? Ito yung first row, second, third row, ito yung mga branded medicine namin na syrup, yan. Pagdating dito sa kabilang side, ito yung mga generic naman na syrup namin. Then, pagdating dito sa baba, lahat ng nandito, pang fourth, fifth, at saka sixth floor, floor yan! Pero yan, yung stante na yan, lahat ng yan, generic items na naka-alphabetically. Hindi kami naka-category, something ganyan, naka-alphabetically kami. Kasi dun kami sanay. So, ayan yung part na yan. Yan. And pagdating naman dito sa kabilang side, which is yan, kung makikita ninyo, napakagulo. Kasi ayan yung stocks naman namin. Ito yung mga boxes, yan. Hinihintay lang namin yung mga okuha, pero libre namin pinaminigay yan. So, dito, andito lahat ng stocks namin. Yan. Stocks na mga generic item, tapos syrup, tablet, ganyan. Andito din yung mga ibang stocks namin, mga swero, yan. Tapos dito, ito yung mga lagyan ng lutuan, tubig, ganyan. And pagdating dito, ito na yung ref namin. So, hindi ko na kayo i-ref tour, siguro, diba? Yellow lang makukuha nyo dyan, char. Pero yun na nga, then iikot tayo, andito na yung harap. So, yan. Medyo against the light tayo, pero yun na nga, ipupush natin ito. So, unahin natin dito sa kabilang side na magulo, di ba? Pero normal sa amin yan, malinis na sa amin yan. Ito yung mga medical supplies. Ay, sa taas muna, yan, mga adult diapers. Tapos, dito, hinihingal ako. Dito, mga medical supplies. Yan, mga groceries lang. Tapos, IV, tapos IV fluids. Pagdating dito, yan. Pagdating naman dito sa side na yan,
ayoko na magsalita, pero makikita nyo naman, ito yung mga stocks namin. Galenica, si Ate Jo. Yan, ito yung mga Galenicals, yan, di ba? Sanay na sanay sa picture si Ate. Char! Ayun na nga, dito sa harap naman, andito yung mga iba naming mga gamit. Andito sa harap yung mga fast-moving items namin. Yan. Mga fast-moving items, alam nyo naman, mga Biogesic, Bio, mga ganyan, mga Unilab products. Basta marami kami mga fast-moving, dito namin nilalagay. Yan. Pagdating sa ointment, dito naman namin nilalagay. Pasensya na, paharang-harang ako. Ay, ito yung mga ointment namin. Mga Galenicals, usually sa taas. Yan. Pagdating dito sa side dito, yan, dito sa side na ito, mga branded items namin, tablet. And dito naman, mga antibiotics. Yan. So, yun lang. Quick tour lang talaga tayo para sa ating Vlogmas Day 1! So, yun na nga, makabutika. Update naman tayo about sa suppliers naman. Kung gusto nyo makuha yung mga contact numbers, lalo na kung nagsisimula pa lang kayong magbutika, ang daming pumasa ngayong, ano ha, na pharmacy sa ating pharmacy licensure examination ngayong November. Kung mag-i-start pa lang kayo, pwede nyo ako i-contact sa Instagram, sa email, sa Gmail, something ganyan. Ayan yung pinakamadaling access para i-contact nyo ako sa mga contact numbers ng mga suppliers. Sa mga branded medicine, yes, kahit outside ng Tarlac kayo or taga Tarlac kayo, ibibigay ko sa inyo. Kapag sa generic items naman, usually, dito lang sa Tarlac. And kung abot ng supplier namin ng generic sa area ninyo, sige, ibibigay ko sa inyo. Pagdating naman po sa gatas, hindi ko mabibigay sa inyo, lalo na kung outside Tarlac kayo. Kasi nga po, iba po ang supplier kapag outside Tarlac na. Then, para sa mga prices ng mga branded medicine natin, nagsitaasan ba yung mga prices ng or pasa sa amin ng mga supplier? Ang sagot is, yung iba, nagsitaasan yung mga gamot. Yung iba, nagiging mataas ng 5 pesos, 10 pesos, 3 pesos, something ganyan. So, kami dito, kapag may tumataas or nag-i-increase na product na ganun, ini-increase din namin. Eh, kami yung napagsasabihan or napuputukan ng mga customers, dati ganito lang yan, bakit ngayon ganyan na? Kapag nagtataas po sila, kailangan namin mag-adjust. Paano kami kikita kung hindi kami mag-a-adjust sa presyo, diba? So, yun na nga. Pagdating naman sa mga generic items, yung iba, nagtaas, yung iba naman, retain lang. Basta yun, hindi naman nagbago yung price nila. Kung nagbago man, konti lang. Pero sa branded talaga, ang daming mga items na tumaas, as in ang tataas. So, ayan lang siguro yung gusto kong i-share sa inyo sa araw na ito. Hi! Andyan yung ina! Ay, hindi ko siya inaanak pala. Annyeonghaseyo! So, that's it for today's video. Don't forget to like, comment, and subscribe! Bye! See you in my next one!